Lumaki si Barbara sa isang malayong probinsya, kung saan sabay silang lumaki ng kanyang matalik na kaibigan na kalaunan ay kanyang naging kasintahan, si David. Magkaiba sila ng estado sa buhay. Siya ay kapantay lamang ng lupa, habang si David ay kapantay ng langit. Naninilbihan ang kanyang yumaong ina sa mansyon na pagmamay-ari ng mga magulang ni David. Lingid sa kaalaman ng lahat ang kanilang naging relasyon, hanggang sa kinakailangan ng umalis ni David sa probinsya upang tumungo sa Maynila at doon ituloy ang pag-aaral. Bago ito umalis ay nangako ito kay Barbara na babalik ito upang ituloy ang kanilang pag-iibigan. Ngunit lumipas na ang ilang taong paghihintay ng dalaga ay walang David na bumalik, kung kaya'y nagpa siya ang dalaga na sundan nito sa Maynila. Hindi mapigil ni Barbara ang lumuha ng maalala mga salitang binitiwan sa kanya ng kanyang kasintahang si David noong araw na umalis ito at tumungo sa Maynila. Pinanghawakan niya ang pangako nitong babalikan siya, pero makalipas ang 2 taon, wala pa rin siyang nakikitang David. Pakiramdam niya sa nakalipas na mga buwan na taon ay para siyang nauupos na kandila. Hindi niya magawang makalimot sa mga masasayang tagpong kasama niya ang pinakamamahal na binata. Ilang ulit mang ipaalala sa kanya ni Julie na siyang pinakamalapit niyang kaibigan, na malabo nang balikan siya ni David, ay umaasa pa rin siya. Umaasa na isang araw ay babalik ito at tutuparin ito ang mga binitawang pangako. Mabilis niyang pinunasan ang mga luhang naglalanda sa kanyang pisngi. Naroroon siya at nakadungaw sa bintana ng kanilang bahay. Iyon ang naiwan sa kanya ng kanyang mga magulang at nasanay na siyang mamuhay mag-isa. Gawa sa kahoy ang buong bahay at may kalumaan na. Ramdam niyang malaking bikig na nakabara sa kanyang lalamunan, kung kaya ay panay ang ginawa niyang paglunok. Naninikip ang kanyang dibdib. Ang lalaking akala niya ay makakasama niya sa pagtanda ay hindi niya alam kung naaalala pa ba siya. Matagal na ring walang tao ang mansyon ng mga ito, doon mismo sa katabing pribadong lupa kung saan nakatirik ang bahay nila. Araw-araw siyang nag-aabang na sana isang araw ay susulpot na lamang si David at yayakapin siya ng mahigpit. Hindi niya lubos maisip na magagawa siyang iwanan ng ganoon lang ng lalaking kanyang pinakamamahal. Umiiyak ka na naman. Nahinto siya sa pagpupunas ng kanyang luha nang marinig ang boses na yon ng kanyang kaibigang si Julie. Hindi niya napansin na nakapasok na pala ito sa kanilang bahay. Alam mo, hindi ko na alam kung ano pang sasabihin ko sa'yo. Lahat naman ng sinasabi ko ay hindi ka nakikinig. Barbara, malabo nang bumalik pa si David. 2 taon at wala ka pa rin balita sa kanya. Kaibigan mo ako at ayokong masasaktan ka ng ganyan. Hindi niya mapigilang mapahikbi sapagkat sa loob niya ay hindi pa rin niya kayang kalimutan na lang si David. Ano nang mangyayari sa kanya? Nagtiis siya ng 2 taon at naghintay na bumalik ito at hindi yun basta-basta lang itatapon. Sa loob ng 2 taon, namuhay ako nalulunod sa lungkot at hindi ko na alam kung paano pa ako makakaahon. Sa tingin mo ba, sa susunod pang mga taon na wala si David ay mabubuhay pa ako? Julie, hindi ko na kayang maghintay. Gustong gusto ko na siyang makita. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong nangungulila sa kanya. Hindi ko magawang magsaya pa, Julie. Tuluyan na nga siyang napahagulgol sa sakit na ilang taon na niyang dinadala. Gusto niyang ilabas ang lahat ng hinanakit sa kanyang dibdib at mabuti na lamang ay naroroon ang kanyang kaibigan upang siya'y damayan. Nais niya ng kasagutan sa mga tanong na gustong gusto niyang itanong sa lalaking pinakihihintay kung bakit hindi ito bumalik, kung nakahanap ba ito ng kapalit, kung nawala na lang babigla ang pagmamahal na ipinangako nito sa kanya. Baka sa ganoong paraan ay maintindihan niya ang lahat at magawa niyang magparaya. Ilang buwan na rin siyang nag-iisip at noon ngang araw na yun ay nagawa niyang magdesisyon. Kailangan niyang lumuwas ng Maynila. Pupuntahan niya si David sa address na ibinigay sa kanya ng hardinero ng mansyon ng mga ito. Ilang buwan na ang nakakalipas. Tutulman sa kanyang naging pasya ay wala na rin nagawa si Julie, kundi ang tahimik na magdasal para sa kaligtasan ng kanyang pakikipagsapalaran. Kinabukasan ay maaga siyang tumungo sa sakayan ng tricycle upang magpahatid sa sakayan ng jeep na patungo sa terminal ng bus pa Maynila.
Ilang oras ang biyahe kaya tiyak na mapapagod siya ng husto. Idagdag pa na wala siyang ganong kaalaman sa Maynila. Ngunit wala siyang hindi kayang gawin para lamang makita si David. Naiisip pa lamang niya na makikita niya ito ay nagagalak na ang kanyang puso. Nakasuot siya ng isang simpleng t-shirt na pinarisan ng kupas na maong pants at luma na ring sapatos. Nakasukbit sa kanyang likuran ang kanyang lumang bag na naglalaman ng kanyang mga damit, habang ang kanyang kakarampot na perang naipon ay nasa kanyang bulsa. Wari niya ay magsasapat lamang yon sa kanyang pamasahe. Marahil ay nawala nga siguro siya sa katinuan, sapagkat ni hindi niya iniisip ang mga posibleng mangyari sa kanya sa Maynila, at siya'y padalos-dalos. Ngunit ano nga ba naman ang maaaring pumigil sa kanyang pusong nagmamahal? Ang kanyang mga matang nangungulilang makita ang mukha ni David, ang kanyang mga brasong nagagalak na yumakap sa binata, at pumaloob sa matipuno nitong dibdib. Lahat ng yun ay kanyang inasam-asam sa loob ng 2 taon na lumipas. Hanggang sa namalayan na lang niya na naroroon na sila sa terminal ng bus, patungo sa Maynila. Kaagad na siyang bumaba at tumungo sa paalis ng bus. Nang makaakyat ay kaagad siyang naghanap ng mauupuan. Kinakabahan siya sapagkat iyon ang unang beses na babiyahe siyang mag-isa. Ilang sandali pa'y may lalaking naupo sa kanyang tabi at napangiti sa kanyang gawi. Mukhang luluwas rin ito ng Maynila at makikipagsapalaran sa buhay. Hindi katulad niya na makikipagsapalaran sa ngalan ng pag-ibig. Maya-maya ay napansin niyang hindi mapakali ang lalaki kung kaya'y napatingin siya rito. Pasensya ka na, unang beses ko kasing luluwas ng Maynila kaya kinakabahan ako. Anito sabay ngiti. Ayos lang, ako rin naman. Talaga? Salamat naman may kasama ako. Ako nga pala si Jack. Ikaw, anong pangalan mo? Nabigla siya sa biglang pagpapakilala nito kung kaya hindi kaagad siya nakasagot. Pero naisip niya na baka mapahiya ang lalaki, lalo pat nakalahad na ang kamay nito sa kanya. Maya-maya ay kanya rin tinanggap ang pakikipagkamay nito. Ako si Barbara. Kinagagalak kitang makilala, Barbara. Bahagya siyang napangiti sapagkat hindi man lang siya pinatapos magsalita ng lalaki. Mukhang napakamasayahin itong tao. Sa bagay, ganun din naman siya noon, hanggang sa umalis si David. At noon na nagsimula ang pagiging malungkutin niya. Hindi niya itinatanggi na si David lang ang kaligayahan niya. Si David lang ang buhay niya at ang lakas niya. Malapit na, mahal ko. Makikita na kita ulit. Bulong ng kanyang isip. Hindi inakala ni Barbara na sa tagal ng biyahe ay mahihilo siya sa pagbaba nila ng bus sa Maynila. Unang beses niyang masilayan ng Maynila ngunit dahil sa sama ng kanyang pakiramdam ay hindi agad siya nakahakbang. Ilang saglit pa'y may nagmabuting loob sa kanya upang igiya siya sa kalapit na upuan. Nasusuko siya na hindi niya maintindihan. Nagugutom din siya kaya siguro ganon. Inabutan siya ng lalaki ng isang peraso ng tinapay na may palaman sa loob na kanya namang tinanggap. Hanggang sa matapos siya sa pagkain at noon lamang tinangala ang lalaking tumulong sa kanya. Walang iba kundi ang lalaking katabi niya sa bus na nagngangalang Jack. Hindi ka na ba nahihilo? Namumutla ka na kanina at ngayon nagbalik na ang kulay mo. Siguro dahil sa nagutom ka sa biyahe. Sabay upo nito sa kanyang tabi kung kaya'y napalingon siya rito. Mabuti na lamang pala at ito ang tumulong sa kanya. Marami pa namang nakapagsabi sa kanya na marami raw masasamang loob sa Maynila. Salamat ha. Siguro kung wala ka namatay na ako sa gutom. Hindi ko kasi alam na magkakasya lang pala ang pera ko sa pamasahe sa bus. Ang ibig mong sabihin wala ka ng pera? Paano yan? Mahirap dito sa Maynila. Oo, ngayon lang ako nakatungtong dito pero nanonood ka naman siguro ng balita sa TV. Maraming masasamang loob dito. Paano kung makatagpo ka ng isa? Tama. Tama ito. Hindi talaga siya nag-iisip. Ang mahalaga lang sa kanya ay makita niya si David. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko ngayon. May hinahanap kasi akong tao eh. Sabay dukot niya ng kaperasong papel ng address na kailangan niyang puntahan doon sa Maynila. Pangalan yun ng isang exclusive subdivision na hindi niya alam kung saan matatagpuan. Inabot niya yun kay Jack kung kaya ay kaagad naman niya itong tiningnan. Dito ka pupunta? Gulat na tanong niya. Kung kaya ay nakuha nito ang interes niya. Oo, tipid na sagot niya pero
Hinintay pa rin niya ang sagot nito. Tamang-tama, dun din ang punta ko. Magtatrabaho kasi ako na houseboy dun sa dating pinagtatrabahuan ng nanay ko. Mahirap kasi ang buhay sa probinsya kaya mabuti na lang at inirekomenda ako ng nanay ko. Kung gusto mo, sumabay ka na sa akin. Sabi mo nga wala kang pamasahe, may extra pa naman ako rito. Kaagad siyang natuwa sa narinig. Hulog talaga ng langit si Jack sa kanya. Sana nga, makita niya kaagad si David. Hindi na siya tumanggi pa at sumama na lang siya kay Jack papunta sa subdivision na kailangan din pala nitong puntahan. Alam mo ba kung anong house number ng taong pupuntahan mo? Mamamasukan ka rin ba dun? Sunod-sunod na tanong ni Jack sa kanya nang makababa sila ng tricycle at nasa harapan na ng matayog na gate ng subdivision. Kaagad siyang umiling sapagkat hindi naman talaga niya alam. Naku, patay tayo riyan. Malawak daw tong subdivision at hindi natin basta-basta mahanap ang bahay ng taong pupuntahan mo at baka mapagkamalan pa tayo. Kung gusto mo, unahin na muna natin na pagpunta sa mga magiging amo ko at baka pwede ko silang pakiusapan na doon ka muna magpalipas ng gabi at bukas mo na itutuloy ang paghahanap sa bahay ng taong pupuntahan mo. Gabi na kasi at wala ka pang matutuluyan. Gusto niyang pagalitan ng kanyang sarili dahil sa mga pinasok niya. Una, hindi sapat ang pera niya pero tumuloy pa rin siya. Pangalawa, hindi niya alam kung saan eksakto ang bahay nila David. Ngayon ang dami na niyang problema kagaya ng paano na siya. Saan siya kukuha ng pangkain niya? Nagpatianod na lamang siya sa kagustuhan ni Jack. May tiwala siya rito. Kahit pa kakikilala lang nila sa isa't isa. Pagkatapos matawagan ng security ang number ng pamilya na tinutukoy ni Jack, ay hinayaan na sila nitong makapasok. Hindi naman pala mahirap hanapin ang bahay sapagkat nasa bukana lamang yun ng subdivision at ang pamilya rin daw na yun ang may-ari ng mismong subdivision. Ilang minuto silang naghintay sa labas ng gate. Pagkatapos mag-doorbell ni Jack, maya-maya pa'y pinagbuksan sila ng isang ginang na sa tingin niya'y naglalaro sa 50 ang edad. Nakasuot ito ng uniforme at nakangiti sa kanilang harapan. Magandang gabi ho, ako ho si Jack na anak ni Aling Lusing. Pagpapakilala ni Jack sa ginang. Abay, talagang malayo ang biyahe ano, ginabi ka na iho. Kamusta naman ang nanay mo? Maayos na bang kalagayan niya? Kung hindi sana siya nagkasakit ay magkasama pa rin sana kami rito hanggang ngayon. Ayos na po si nanay pero ayaw na po siyang pagtrabahuhin ni tatay. Napatango ang ginang sa narinig mula kay Jack. Pagkuway natoon ang pansin nito sa kanyang gawi. At sino naman itong kasama mo, Jack? Takang tanong ng ginang at tubili namang sumagot sa Jack kung kaya'y napayuko siya. Ah, kaibigan ko ho siya, Manang. Manang Loida, yun na lamang ang itawag mo sa akin. Manang Loida, siya ho si Barbara. Baka naman ho may bakante pa kayo't nangangailangan pa kayo ng katulong. Irerekomenda ko sana itong kaibigan ko. Wala kasi siyang matutuluyan ngayon eh. Pakiusap ni Jack kung kaya'y nagawang umangat ng tingin ni Barbara at sinalubong ang tingin ng ginang. Hindi kami basta-basta nagpapapasok ng kung sino-sino rito. Pero dahil kaibigan mo siya, titingnan ko kung anong makakaya ko. Kailangan ko munang magkonsulta sa anak ng may-ari nitong mansyon. Sa ngayon kasi siya lang ang nakatira rito at walang kanyang mga magulang. Abalang mga ito sa bagong bahay na ipinapatayo sa US. Nabuhayan siya ng loob sa sinabi ng ginang kung kaya'y nagawa niyang magpasalamat. Iginiya na sila nito sa loob ng magarang mansyon. Nakakalula ang ganda at kaaya-aya sa paningin ng mga palamuting kanyang nasisilayan. Ihahatid na muna kita sa magiging silid mo, Jack. Maiwan ka na muna rito, Barbara. Paalam ng ginang kung kaya'y napayuko siya, tanda ng pagpayag. Nanatili siyang nakatayo at nakatingala sa malawak na sala ng mansyon. Niayaw niyang maupo sa malinis na sofa na naroroon at baka madumihan pa yun ng kanyang lumang damit. Mabait si Manang Loida. Hindi pa naman siya natatanggap na manilbihan sa bahay ng amo nito'y binigyan siya nito ng silid kung saan maaari siyang matulog. Ito lang naman kasi ang tumatao sa mansyon at may mahalagang dinaluhan daw ang anak ng may-ari ng mansyon. Pagkatapos kumain ay nagpa siya na silang magpahinga. Si Jack ay nasa kabilang silid at siya na tulog na sa pagod sa isang araw na biyahe. Ngunit ang ipinagtataka ni Barbara ay hindi niya magawang makatulog. Pabaling-baling lamang siya sa kama hanggang sa makaramdam siya ng pagkauhaw.
Hindi naman siguro magagalit si Manang Lloyda kung lalabas siya at iinom ng tubig sa malawak na kusina. Bumangon na siya at lumabas ng silid. Nang makarating ng kusina ay napansin niya ang isang pitcher ng tubig na tila nakalimutan yatang ibalik sa ref. Kumuha siya ng baso at saka sumali ng tubig. Inisang lagok niya lang yon na makarinig siya ng ingay sa sala. Naisip niyang baka si Manang Lloyda lamang yon. Kaagad siyang tumungo ron hanggang sa makita niya ang bulto ng isang lalaki na nakahiga sa sofa at bahagyang nakasubsob ang ulo sa mismong dibdib. Sa kuryosidad ay dahan-dahan pa siyang lumapit hanggang sa napagtanto niyang lasing ang lalaki. Marahil ito ang lalaking anak ng amo ni Manang Lloyda. Nagdalawang isip siyang tawagin ng gina ngunit batid naman niya kung saang bandang silid nito kung kaya kaagad niya itong tinungo. Walang ano-ano siyang kumatok ngunit hindi siya pinagbubuksan. Isang beses pa siyang kumatok ngunit wala talaga. Marahil ay mahimbing na ang tulog ng ginang. Nag-alangan siyang bumalik sa pwesto ng lalaki ngunit ginawa niya pa rin. Kailangan niya itong tulungan upang makapanhik sa itaas. Ngunit paano? Sapagkat hindi naman niya alam kung saan ang silid nito. Bumuntong hininga siya bago naglakas ang loob na hawakan sa braso ang lalaki at tuluyang makatayo. Pilit niya itong iginiyas sa hagdan ngunit sapilit na naman siya nitong dinadala sa silid na malapit sa sala. Silid na inuukupan niya. Teka sir, hindi po siguro dyan ang silid niyo. Pagpipigil niya rito ngunit tuloy-tuloy lamang ito hanggang sa tuluyan nang mabuksan ang pinto ng silid kung saan siya kanina nakahiga. Wala na siyang nagawa nang mapasubsob ito sa kama at niwala man lang siyang naririnig na kahit ano rito. Nasapo na lamang niya ang kanyang noo. Siguro ay doon na lamang siya matutulog sa kama kung kaya'y nagawa niyang humakbang para sana lumabas nang marinig na magsalita ang lalaki. Mahal kita. Napaangat siya ng tingin sa boses na yon. Garalgal at bahagyang namamaos ang boses nito ngunit nagawang pabilisin ang kabog ng kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang lalaki sa kaninang pwesto nitong nakasubsob sa kama. Lumapit pa siya. At noon lamang niya napansin ang pamilyar na bulto ng katawan nito, maging ang buhok nito. Napalunok siya at lumapit pa ng husto. Akmang hahawakan niyang lalaki nang ito na mismong magkusang gumalaw at pati hayang nahiga sa kaninang kamang kinahihigaan niya. Noon ay tila tumigil ang lahat. Narinig niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib nang muling masilayan ang napakagwapong mukha ng kanyang kasintahan, si David. Hindi siya maaaring magkamali. Si David ang lalaking nasa kanyang harapan na dahilan kung bakit nananatiling nakaawang ang kanyang mga labi. Halos hindi siya makahinga at pinakatititigan niya ang maamong mukha ng lalaking matagal niyang pinangungulilaan. Ang lalaking nais niyang makita at mayakap ay nasa kanyang harapan na ngayon. Hindi niya namalayang nagsiunahan na sa paglandas ang kanyang mga luha. David, ikaw nga... Bulong niya sabay hawak sa pisngi nito. Nananatili itong nakapikit at ni hindi alam ang presensya niya. Lubos ang sayang kanyang nararamdaman na mga oras na yon. Tila umayon sa kanyang kapalaran at hindi niya lubos akalain na ang bahay na una niyang pinuntahan ay bahay ni David. I'm sorry. Patawarin mo ako. Bulong pa nito at batid niyang siya ang tinutukoy. Mas lalo siyang napaiya kung kaya'y nagawa niya itong yakapin ng mahigpit. Napahagulgul siya sa tuwang kanyang nararamdaman. Hinapit siya nito at hinayaang makatulog sa matipunong dibdib nito na wala ng agam-agam pa. Pakiramdam niya'y ligtas siya. Pakiramdam niya ay buo na siya. Kinabukasan, nanatili siyang nakatitig sa mahimbing na tulog na si David. Napapangiti siya at nagagalak sa magiging reaksyon nito oras na makita siya. Hanggang sa narinig niyang malalaking yabag sa labas, dahilan kung bakit napatayo siya at nag-abang sa pintuan. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto at iniluwa ang isang babae. Hindi siya nito pinansin at dire-diretso lamang sa natutulog na si David. Babe, thank God nakauwi ka ng ligtas. Bakit ka pakas umuwi kagabi? Alam mo namang lasing ka na. Pinag-alala mo talaga ako. Noon ay bumukas sa mga mata ni David. Habang si Barbara ay napako sa kinatatayuan niya, hindi niya alam kung anong gagawin, lalo na nang tumuon sa kanyang gawi
ang magagandang pares ng mga mata ni David. Nagtama ang kanilang paningin at kaagad niyang napansin ang malaking pagkagulat nito sa mga mata. Gayunpaman na hindi nawala sa kanyang isip ang itinawag ng babae rito. Naiisa lamang ang ibig sabihin. Kasintahan nito ang babae. Ang kanyang pusong nagagalak at nasisiyahan ay tuluyang nanamlay. Ngunit ginawa niyang lahat upang huwag yung ipahalata. Naninikip man ang dibdib ay nagawa niyang sagutin ang mga naging tanong ng babae. Hindi nito alam na natulog siya sa bisig ng lalaking akala niya'y mahal siya at babalikan siya. Pero ang totoo pala ay may nahanap na itong bago na dobleng higit kesa sa kanya. Dito na naman pala ako nakatulog. Pag-iiba ni David sa usapan at saka bumaba na ng kama. Pinanood na lamang niya ito ngunit sa loob niya ay para na siyang sasabog sa sakit. Umaasa siya pero anong napala niya? Isang matinding pagkawasak na hindi niya alam kung paano bubuuin ang pagkatao niya. Gayong alam na niya ang dahilan kung bakit hindi na siya binalikan pa ng lalaking mahal niya. Napag-isip-isip ni Barbara na ano pa nga bang ginagawa niya sa bahay na yon. Nakita na niya ang taong kailangan niyang makita at nasagot na ang kanyang mga katanungan. Ngunit ng araw na yon ay nakausap na pala ni Manang Lloyd si David sa kanya sanang paninilbihan sa bahay na yon. Umaasa siyang tatanggi ito na papasukin siya roon sapagat alam naman niyang masasaktan lamang siya ng husto kapag tumagal pa siya roon na nakikita ang lalaking pinakamamahal na may kasama ng ibang babae. Ngunit pagkatapos ng pag-uusap ni Manang Lloyd at David ay kaagad siyang ipinatawag ng huli sa hardin ng mansyon kung saan ito naghihintay kasama ang girlfriend nito. Nagdalawang isip pa siyang lumapit sa mga ito sapagkat natatakot siya sa maaring sabihin sa kanya ni David. Tama ng sakit na nararamdaman niya tuwing naaalala niya ang katotohanan. Napapalunok man ay pinilit niyang sariling humakbang, palapit sa magkaparehang magkaharap at sweet na sweet sa isa't isa. Hindi pa man ganoon siyang nakalapit ay kaagad na siyang napansin ang babaeng may magandang mukha, kung kaya ay kaagad ding bumaling sa kanyang gawi si David. Napayuko siya sapagat ayaw niyang mabasa nito ang lungkot sa kanyang mga mata. Nasabi sa akin ni Manang Lloyd na nag-a-apply ka raw bilang katulong nitong mansyon? Noon ay napaangat siya ng tingin at muling napalunok. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya sapagkat gusto na sana niyang umuwi. Wala na kaming bakante rito sa mansyon. Pero dahil nakiusap sa akin si Manang Lloyd ay inirekomenda kita sa girlfriend ko. Sabay baling ito sa babaeng kaharap. She's Elaine. Naghahanap siya ng personal maid na pwedeng sumama sa kanya sa kahit saang lugar niya gustong pumunta. Bahagyang namilog ang kanyang mga mata sa narinig. Lihim siyang nagtatanong kung bakit tila hindi siya nakikilala ni David sapagkat niwala man lang itong sinabi tungkol sa kanilang nakaraan. Hindi niya namalayang napapatanguna talaga siya. Talagang balak siyang pasakitan ni David. Sa magiging trabaho niya araw-araw niyang makikita ang mga ito na magkasama at masaya habang siya'y nagpapaalipin sa babaeng ipinalit nito sa kanya. Gusto niyang pumalahaw ng iyak doon mismo sa harapan ni David at ang babaeng nagngangalang Elaine. Wala naman siyang magawa kung di ang pilitin ng sarili na magpakatatag. Magpapanggap na lamang ba siyang walang nangyari sa kanila ni David kagaya ng ginagawa nito? Ayaw na niyang makagulo pa sa tingin niyang masayang relasyon ni David kay Elaine. Kung masaya ito sa ganun, ay wala nang saysay na ibalik niya ang nakaraan nilang dalawa. Marahil ay oras nang tanggapin niya na isa lamang siyang tagasunod at bahagi na lamang ng nakaraan ni David. Nung araw na yun ay isinama siya ni Elaine sa bahay nito. Naroroon din naman pala sa subdivision na yun ang bahay ng mga ito at inihatid pa sila ni David. Hindi mawala-wala ang sakit sa kanyang dibdib sa mga sandaling harap-harapan niyang nasisilayan ng lalaking kanyang inaasahan ng pagmamahal. Pero ano pa nga ba talagang dahilan ng kanyang pagpayag sa magiging trabaho niya? Gayong alam din naman niyang masasaktan siya sa araw-araw. Isa lang ang dahilan. Yun ay dahil sa kabila ng lahat ng ginawa nito ay masaya pa rin siyang nakikita ang mukha nito. Masaya pa rin siya sa presensya nito. Lalo na at sa kabila ng lahat ay nagkaroon pa rin siya ng pagkakataon na mayakap ito noong gabing nalasing ito. Nagkaroon siya ng pagkakataong umunan sa braso nito. Magiging sapat na siguro yon para kahit papaano. Magiging masaya siya. At habang buhay niya yung aalalahanin sa kanyang puso't isipan. Nang sumunod na araw ay isinama siya ni Elaine sa isang expensive na salon.
Magaan lamang naman ang kanyang trabaho ang sumama kay Elaine sa araw-araw. At dahil nga sa kasintahan nito si David ay naroroon siya palagi sa sweet moments ng mga ito. Lihim siyang nagdarasal na sana makayanan niya ang lahat ng sakit na idinudulot sa kanya ng lalaking mahal niya. Ngunit nang minsang iniwan sila ni Elaine sa kotse at silang dalawa na lamang ang naroroon ay nakaramdam siya ng kaba. Naroroon siya sa backseat habang nasa driver's seat naman si David. Sa hindi malamang dahilan ay nagawa niya itong tanungin. Kilala mo pa ba ako? Naisatinig niya at sinalubong ang tingin nito sa salamin ng sasakyan. Imposibleng hindi mo ako makilala sapagkat 2 taon pa lamang naman ang nakakalipas. 2 taon na pinaghintay ngunit hindi na binalikan. Hindi ka agad dito nakasagot at umiwas ng tingin. Akala niya, hindi siya nito magagawang saktan sapagkat nagsimula sila sa pagiging matalik na magkaibigan. Paano nito nagawa ang mamuhay ng masaya samantalang noon ay ni hindi ito napapakali kapag hindi siya nakikita. Talagang ang nagbabago ang tao. Masaya na ako kay Elaine ngayon, kaya sana wag mo nang ibalik pang nakaraan. Bakit David? Sana man lang pinaalam mo sa akin na meron na akong kapalit. Hindi yung pinaasa mo ko sa... Hey, pasensya na, natagalan ako. Biglang pasok ni Elaine sa kotse. Mabilis niyang pinahid ang kanyang mga luha at saka bahagyang ikinubli ang kanyang mukha. Ramdam na ramdam niya ang init sa loob ng sasakyang yon sa kabila ng aircon. Pakiramdam niya ay merong nakabara sa kanyang lalamunan ng mga oras na yon. Masaya na ako kay Elaine ngayon kaya sana wag mo nang ibalik pa ang nakaraan. Paulit-ulit niyang inalala ang sinabi nitong yon. Ganun na lang yon. Pagkatapos ng paghihintay niya ay yun lang ang sasabihin nito. Ni hindi nito inalala ang kanyang nararamdaman. Nasa na? Nasa na ang dating David na nakilala niya? Dating David na mahal siya. Akala niya, hindi lamang siya nito nakikilala kaya wala siyang paliwanag na narinig mula rito. Pero hindi. Kilala pala siya nito ngunit sadyang ayaw nitong magpaliwanag pa. Ipinaramdam nito sa kanya na hindi siya karapat dapat bigyan ng paliwanag. Hey, Barbara! Ano to, lala ka? Tara na sa loob at magsha-shopping ako. Untag sa kanya ni Elaine noon ay binuksan ng pintuan sa kanyang gawi. Nasa harap na pala sila ng isang malaking mall. Kaagad naman siyang tumalima at sumunod sa paglalakad ng mga ito. Nagmukha tuloy siyang tanga. Malami ang katawang sunod ng sunod lamang si Barbara kay Elaine at David. Dakila siyang tagabit-bit ng mga pinamiling damit ni Elaine. Masaya ang mga ito habang magkahawak kamay samantalang siya. Kulang na lamang ay pumalahaw siya ng iyak sa sakit na pilit niyang ikinukubli. Simula nang magkausap sila ni David sa kotse ay hindi na siya nagtangkap ang kausapin ito. Sapat na sa kanya mga narinig at kukuha na lamang siya ng tamang tiyempo upang tuluyan ng lumayo sa mga ito. Hindi man sila nagkausap ng maayos ni David ay naiintindihan na niya ang lahat. Ayaw na nitong guluhin pa niya ang masaya nitong buhay. Kaya sino ba siya upang ipagkait yun sa lalaking sinaktan na nga siya at lahat ay mahal na mahal pa rin niya. Madalas ay nakatulala siya sa kawalan na palagi namang pinupuna ni Elaine. Hindi naman masama ang ugali ni Elaine kaya bakit nga ba maghahabol pa siya? Siguro nga ay ganun na lang ang lahat ng yon. Nang minsang dumalaw si Elaine sa bahay ni David ay naroroon siyang muli. Masaya siya kahit papaano at nagkausap sila ni Jack. Tinanong kaagad siya nito kung nahanap na ba niya ang taong hinahanap niya at sinabi na lamang niya rito na nahanap na nga niya ang taong yon. Naroroon sa sala at naglalambingan lamang sina David at Elaine kung kaya ay umalis na siya sa harapan ng mga ito. Nakita niya si Manang Lloyda sa kusina at sinabi nitong naroroon sa likod bahay si Jack. Kaagad siyang pumaroon upang magkausap silang muli ng lalaking itinuturing na niyang kaibigan. Nadatnan nga niya si Jack na abala sa pagtitrim ng mga halaman doon. Napangiti siya at lumapit pa ng husto rito. Naging maluwag naman ang mga ngiti sa mga labi nito nang makita siya at saglit na huminto sa ginagawa. Kamusta na? Maayos naman bang trabaho mo sa bahay ni Ma'am Elaine? Kaagad na tanong ni Jack sa kanya. Kaagad siyang tumango at naupo sa upo ang naroroon. Maayos naman, kahit papaano mabait naman si Ma'am Elaine. Sa sinabi niya ay lumapit sa kanyang gawi si Jack. Naupo ito sa kaharap na upo ang naroroon at saka bumuntong hininga. Mabuti ka pa. Samantalang si Sir David ay parang dragon kung magalit. Ang sabi sa akin ni Manang Lloyda, nagkakaganon daw siya kapag nag-aaway sila ni Ma'am Elaine.
Nitong mga nakarang araw ba'y madalas silang mag-away? Sa sinabi ni Jack ay napaisip siya. Wala naman siyang naaalala na nag-aaway si David at Elaine. Kadalasan niya ay sweet na sweet pa ang mga ito bago maghiwalay. Hindi naman. Palagi nga silang sweet sa isa't isa eh. Hindi niya napigilang mahaluan ng selos ang kanyang tono. Napalingon naman si Jack sa kanya at bahagyang nagtaka. Sana lang ay hindi nito nahalata na nagseselo siya sa mga amo nilang dalawa. Kung ganun, maaaring ibang dahilan ng paglalasing niya sa David tuwing umuuwi siya rito. Madalas kasi kapag umuuwi siya ay panayang inom niya sa loob ng kwarto niya. Jack! Sabay silang napalingon ni Jack nang bigla na lamang kinuha ng isang tao ang kanilang atensyon. Nakita niya si David na madilim ang tingin sa kanilang dalawa, na animoy ahas na manunuklaw, anumang oras. Hindi niya alam kung bakit siya napalunok. Oras ng trabaho mo ngayon ah, bakit ka nakikipagkwentuhan dyan? Nakakatakot ang mukha ni David ng mga oras na yon. Umiigting ang bagang ito na halatang pinipigilan lamang ang magalit ng husto. Narinig siguro nito ang sinabi ni Jack kaya ganoon na lamang ito kagalit. Hindi naman siya kaagad nakagalaw nang tumayo si Jack at humingi ng paumanhin sa amo. Nanatili siyang nakaupo at bahagyang na estatwa habang nakatingala sa gawin ni David. Nakaalis na't lahat si Jack upang balikan ang naiwang trabaho ngunit naroroon pa rin sa kanyang harapan si David. Tinatantya nito ang kanyang mga mata. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang bigla na lamang paglunok nito kung kaya siya na ang umiwas ng tingin. Napayuko siya at hindi alam kung anong sasabihin. Wala naman kasi talaga siyang dapat na sabihin pa. Ilang saglit pa'y nakuha niyang tumayo at saka humakbang na papasok sa bahay. Babalikan na lamang niya si Elaine na siguradong nasa sala. Ngunit hindi pa siya tuluyang nakakapasok sa pinto ay may pumigil sa kanyang kaliwang braso. Ramdam na ramdam niya ang napakahigpit na hawak nito ron na halos ikadurog ng kanyang mga buto. Gayunpaman hindi niya naiwasan ang tila ilang boltahe ng kuryente na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang pamilyar na init na nanggagaling mismo sa lalaking mahal niya. Paano kayo nagkakilala ni Jack? Bakit ganun na lang kung makipag-usap ka sa kanya? Naguguluhan siya sa naging tanong ng binata ngunit hindi siya lumingon. Hinayaan na lamang niya itong kumusang bitawan ng kanyang braso. Ayaw niya makipag-usap kay David. Hanggat maaari ay hinding-hindi na siya sasagot pa sa mga magiging katanungan nito. Para saan pa? Wala na rin namang saysay ang makipag-usap pa rito. Hindi na maibabalik ang dating sila. Hindi na rin naman magtatagal at mawawala na siya sa buhay nito. Hindi niya kaya na habang buhay na itong makita pero ano pa bang gagawin niya? Kagaya nga ng sinabi nito na huwag na niyang guluhin pa ang masayang buhay nito. Ilang saglit pa'y tuluyan na rin itong binitawan ng kanyang braso. Tumuloy na siya sa loob ng bahay nito at nadatnan sa sala si Elaine. Nakasunod pa rin sa kanya si David at kaagad na tumabi kay Elaine sa sofa sa sala. Pinilit niyang iiwas ang kanyang paningin sa mga ito sapagkat naroroon muli ang sakit. Ilang saglit pa'y bigla na lamang sumama ang kanyang pakiramdam. Hindi na bago yun sapagkat simula bata siya ay iniinda na niya yon. Kinakapo siya sa paghinga at sobrang kinakabahan siya. Bumagsak siya sa sahig at nakita pa si David na tumakbo sa kanyang gawi. At saka siya inihilig sa dibdib nito. Barbara, just calm down, okay? Hingang malalim lang. Relax. Breathe in. Breathe out. Tumingin ka sa akin. Sa akin ka lang tumingin. Ganyan nga. Sa puntong yun ay muli niyang naramdaman ang pag-aalala nito sa kanya. Dati, sa tuwing sinusumpong siya ng ganoon ay ito lang nakakapagpakalma sa kanya. Hinahagod-hagod nito ang kanyang likod at pinipisil ang kanyang lupay-pay na mga kamay. Hindi niya mapigilan ang mapaiyak. Matagal na panahon na simula nang gawin nito yun sa kanya at sobrang namiss niya yun. Magkahalo ang malamig na pawis at ang mga luhang kusa na lamang lumalandas sa magkabilang gilid ng mukha ni Barbara. Bahagya na siyang kumalma dahil na rin sa tulong ni David. Nakampante siya at nawala ang mga agam-agam sa kanyang puso. Nakaupo siya sa sofa at nakaupo naman sa kanan niya si David, na noon ay matama na nakatingin sa kanya. Nang sa wakas ay natauhan yata ito ay napausad palayo sa kanyang tabi. Tinanong pa ito ni Elaine kung bakit tila alam nito kung paano siya pakalmahin at hindi na niya nakita pa ang pagkibit-balikat ng kanyang dating kasintahan. Noon naisip ni Barbara na baka nagselos ang kanyang amo sa ipinakitang pag-aalala ni David para sa kanya sapagkat nakasimangot ang mukha ng babae. Pinili niyang formal na magpasalamat kay David.
Salamat po, Sir David. Maayos na po ang pakiramdam ko. Pasensya na kayo. Ganito lang po talaga ako pero nawawala din kaagad ang sama ng pakiramdam ko kapag gumalma na ako. Pasensya na po sa abala. Magalang na saad niya sa dalawang magkasintahan. Tumayo na siya upang bumalik sa kaninang pinanggalingan nang sa ganun ay hindi na niya maistorbo ang dalawa. Bukod kasi sa masakit ang mga ito sa matay, nasasaktan din ang kanyang puso. Pinili na lamang niyang tumulong kay Manang Lloyda sa gawain sa kusina. Sa ganoong paraan man lang ay malibang siya ngunit naroroon pala at nakasilip sa kanila si Jack. Bahagya pa siyang nagulat nang hilahin siya nito at nag-aalalang tinanong siya. Sinabi sa akin ni Manang Lloyda ang nangyari. Na paano ka? Ayos ka na ba? Kunot ang noong tanong ni Jack sa kanya na bakas rin ang pag-aalala sa mukha. Napayuko siya sa maruming kamay nito na nakahawak sa kanyang braso. Natauhan naman ito kung kaya'y kaagad na binawi ang kamay. Ayos na ako. Natural lang talaga yun. Natural? Nagpatingin ka na ba sa doktor? Baka kung ano na yan. Jack, ayos lang ako. Matagal ko na itong nararamdaman. Ako lang makakagamot sa sarili ko. Nerbiyosa kasi ako kaya ganon. Ano bang mga bawal sa'yo? Ibig kong sabihin, ano bang dapat mong gawin para maiwasan ang mangyari ulit sa'yo yan? Delikado yan, Barbara. Paano kung sumpungin ka ng mag-isa? Baka kung ano pang magawa mo. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Yukong-yuko ito sa kanyang gawi habang siya'y nakatingala rito. Hindi ko yun maiiwasan hanggat nandito ako, Jack. Pabulong naman niyang naibig ka sa mga katagang yon at narinig yun ni Jack. Bakit? Mas lalong kumunot ang noon ito sa narinig. Bawal lang akong mag-isip masyado. Bawal akong masaktan sa emosyonal na paraan. Pero huwag ka na mag-alala, hindi na mauulit yon. Saka hindi na rin naman ako magtatagal rito. Napaawang ang mga labi ni Jack sa sinabi niya. Hindi na niya hinayaang magtanong pa ito at sinagot na niya ang nais nitong itanong. Uuwi na ako. Nagkita na rin naman kami ng taong sadya ko rito eh. Wala nang dahilan para manatili pa ako rito. Saka gusto ko magpasalamat sa'yo kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko matutuntun to. Maraming salam. Manang Lloyda, nasaan ang pinapaluto ni Elaine? Biglang pasok ni David sa kusina at naabutan pa sila ni Jack na nakatitig sa isa't isa at gadangkal lamang ang pagitan. Hindi nakatakas sa kanyang paningin ang biglang pagdilim ng mukha nito, maging ang paggalaw ng panganito na tanda ng pagtiimbagang nito. Tiyak, mapapagalitan na naman si Jack dahil sa oras ng trabaho nito ng mga oras na yon. Bahagya siyang umatras ngunit naisip niyang bakit pa. Baka mas lalo pa nitong isipin na may ginagawa nga sila ni Jack. Hindi niya narinig na nagsalita si David. Bagkus ay tumuloy sa refrigerator at binuksan yon. Kumuha ito ng isang beer in can mula ron at saka walang ano-anong binuksan yon habang tahimik lamang silang nakatingin ni Jack. Napalunok siya ng inisang lagok niya ang lata ng beer na para bang uhaw na uhaw ito. Pagkaubos nito sa laman ng kanayon, ay basta na lamang itong inilaglag sa sahig ang wala nang laman ang lata ng beer at saka naglakad na pabalik sa sala. Noon naman sumulpot si Manang Lloyda mula sa labas at nagtatakang nakatingin sa kanila ni Jack. Pagkuway napansin nito ang nakakalat na beer in can sa sahig, alam na nito kung sinong nag-iwan noon kung kaya iniligpit na lamang yun ni Manang Lloyda. Nagpaalam na rin si Jack na babalik na sa trabaho at mukhang may round 2 ang sermon nito ng araw na yun. Tumulong naman siya kay Manang Lloyda sa paggawa ng merienda ng mga amo nilang dalawa. Ilang minuto pa nang matapos sila at nautusan pa siya ni Manang Lloyda na siya na raw ang maghatid ng iniluto nila sa sala kung saan naroroon pa rin ang dalawa. Naabutan niya mga ito na tila nag-aaway at nakabusangot na ang mga pagmumukha. Ano naman kayang problema ng dalawang yon? Inilapag na lamang niya sa harapan ng mga itong merienda na kanyang daladala nang padabog na tumayo si Elaine at saka sinabing uuwi na raw sila. Napatingin naman siya sa gawin ni David ngunit mukhang galit din ito at hinayaan lamang si Elaine na noon ay nauna nang lumabas. Bago siya sumunod sa babae ay napalingon muna siya kay David na noon ay nakatingin din pala sa kanyang gawi. Napabalikwas ng bangon si David at nakapa ang kanyang pawis na katawan. Nagising siya sa isang bangungot ng nakaraan na kailanman ay hindi niya makakalimutan. Pangyayaring siyang naging dahilan kung bakit hindi niya nagawa pang balikan si Barbara. Si Barbara na hindi niya lubos maisip na magagawa siyang puntahan. Oo, batid niyang siyang hinahanap nito pero bakit ganun? Akala niya
Nakalimot na siya ngunit hindi pa rin pala. Noong unang beses na tumama ang kanyang mga mata sa mukha ni Barbara, na minsan niyang pinahalagahan ay naroroon muli ang saya sa kanyang puso. Para bang biglang bumalik ang lahat-lahat ng kanilang nakaraan. Nakikita niya sa mga mata ni Barbara ang saya at labis na lungkot nang makita nitong may bago na siya. Bakit siya nasasaktan ng palihim? Gusto niyang huwag balikan si Barbara pagkatapos ng ilang buwang naratay siya sa ospital. Ilang taon na ang nakalipas nang masangkot siya sa isang car accident na dahilan ng pagkawala ng kanyang memorya. Nakalimutan niya na meron palang Barbara na naghihintay sa kanya. Si Elaine ang nasa tabi niya ng mga panahon na wala siyang maalala. Si Elaine ang nagpabago ng kanyang isip at pinaniwala siyang ito ang mahal niya. Hanggang sa paglaon ay nawalan siya ng gana sa lahat. Nahirapan siya sa mga bagay-bagay sapagkat wala siyang naaalala. Isang araw, nagising na lamang siya na maging ang sarili niya ay niloko niya. Buong akala niya ay wala na. Buong akala niya ay masaya na talaga siya kay Elaine. Hanggang sa tuluyang nanumbalik sa kanya ang lahat ng kanyang alaala, kabilang na ron si Barbara. Pinili pa rin niyang huwag balikan ito dahil nga sa maraming dahilan, ngunit hindi niya kayang ipaliwanag. Hanggang sa muling mag-cruise ang landas nila ni Barbara. Ang dating pakiramdam ay naroroon muli tuwing nakikita niya si Barbara. Si Barbara na siyang bukod-tanging babae na kaya siyang pakabahin ng matindi. Batid niyang nasasaktan nito ngunit wala siyang maisip na paraan upang sabihin dito ang lahat. Buong akala niya kasi ay sa nakalipas na mga taon ay tuluyan na rin siya nitong nakalimutan. Siya na yata ang pinakamababaw na lalaki sa balat ng lupa. Siya na ang pinakaduwag sa lahat at siya na ang pinakawalang kwenta dahil hinayaan niyang masaktan at mabigo si Barbara. At ngayon nga ay hinahanap siya nito, tanda na hindi pa rin siya nito nakakalimutan. Samantala, tinanghali na nang gising si Barbara sa kanyang silid doon sa bahay ni Elaine. Noon ay nakaramdam siya ng pagod at bahagyaring masama ang kanyang pakiramdam. Nang mapatingin siya sa dalawang pares ng high heels sa kanyang harapan, nang akma siyang bababa sa higaan. Tiningala niya ito at nakitang si Elaine palayon. Tiyak galit ito dahil sa tinanghali na siya ng gising ngunit napatda siya nang makitang hawak-hawak nito. Hindi pa siya gaanong nakakabawi nang dumapo sa kanyang pisngi ang isang malakas na sampal ni Elaine. Galit na galit ito at kinaladkad siya palabas nang may kaliitang silid na yon. Sinabunutan siya nito sa buhok at pakiramdam niya ay matatanggal na ang kanyang anit. Panay ang pagmamakawa niya sapagkat nasasaktan na siya, lalo pat masama ang kanyang pakiramdam. Kaya ka ba tinutulungan ni David na makapagtrabaho sa akin para lagi kayo magkikita? Ang kabal naman ng mukha mo para agawin siya sa akin. Sinampal siya nito ulit na halos ikatabingin ang kanyang mukha. Ang hawak lamang nito ay ang pinakatatago-tago niyang litrato nila ni David noon na siyang dahilan ng labis na galit nito. Ma'am Elaine, tama na ho yan. Hayaan niyo ho ako magpaliwanag. Nahinto siya ng isang malakas na sampal ulit sa kanang pisngi. Tiyak na namumula na ng husto ang kanyang buong mukha sa mga sampal ni Elaine sa kanya. Walang hiya ka, mang aagaw. Dapat sa'yo pinapalayas at huwag na huwag ka nang babalik pa rito. Hayaan mo na si David at masaya na kami. Sigaw pa nito sabay tulak sa kanya sa sahig. Hindi na niya mapigil ang humagulgol na para bang isa siyang batang inaapi. Naawa lang kasi siya sa kanyang sarili. Ayaw naman niyang manggulo pa sa mga ito at alam niyang masaya na si David. Hindi naman kasi ito maghahanap ng iba kung masaya ito sa kanya. Naging masaya ito kay Elaine kaya hindi siya nito binalikan. Ang mali lang niya ay hinayaan niyang manatili roon kung kaya napasama patuloy siya. Mabilis na bumalik si Elaine sa silid na pinanggalingan nila kanina at saka inihagis sa kanyang harapan ang kanyang bag na naglalaman ng kanyang mga damit. Hindi naman ito kailangan na gawin pa yon. At kusa na talaga siyang aalis. Hindi na rin naman na kasi matiis ang tagpong palagi niyang nasasaksihan. Kaso lang, ramdam na ramdam niya ang sakit hanggang sa muli siyang hinilan ni Elaine at pilit itinatayo. Masama ang pakiramdam niya ng mga oras na yon at tila siya'y babagsak na. Narating nila ni Elaine ang main door na kaagad nitong binuksan at walang ano-ano siyang itinulak palabas na dahilan kung bakit siya natumba. At huli na nang mapagtanto niya na tumama ang kanyang ulo sa isang matigas na bagay. Elaine! Huling salitang narinig niya bago siya tuluyang nawala ng kamalayan sa paligid.
Habang si David ay nanginginig ang buong katawan, kitang-kita niya kung paano itulak ni Eileen si Barbara at tumama ang ulo nito sa semento. Tumakbo siya upang sana abutan si Barbara ngunit huli na. Nawalan ito ng malay at kita niyang pag-agos ng dugo mula sa ulo nito. Para siyang binagsakan ng langit at lupa sa nakita. Kaagad niyang dinaluhan si Barbara at noon niya napagtantuang kamali ang nagawa niya. Napatingin siya kay Eileen na halatang nagulat sa nagawa nito. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at kaagad na niyang pinangko si Barbara upang dalhin sa pagamutan. Dahan-dahang iminulat ni Barbara ang kanyang mga mata. Kaagad na tumunghay sa kanya ang mukha ng isang lalaki. Nakaguhit sa mukha nito ang matinding takot. Halos hindi maproseso sa isip niya ang mga nangyari. Naramdaman niya ang paggagap nito sa kanyang mga kamay. Ramdam niya ang init na dulot ng palad nito habang namumungay ang mga matang nakatitig sa kanyang mukha. Bakit ganun? Parang walang laman ang ulo niya at sobrang gaan nun. Para siyang nakalutang sa ere at hindi malaman ang mga nangyayari. Hanggang sa marinig niya itong nagsalita. Are you okay? May masakit ba? Sino ka? Mga katagang lumabas sa kanyang mga labi na siyang kaagad ikinaawang ng mga labi ng lalaki. Kumunot din ang noon ito na parabang hindi makapaniwala. Litong-lito ito na hindi malaman kung anong sasabihin. Noon bumukas ang pinto at pumasok ang isang pamilyar na babae. Saglit itong huminto at pinakatitigan siya. Mayroong pag-aalala sa mukha nito hanggang sa tuluyan na itong lumapit sa kanyang gawi. Kaagad siya nitong niyakap at sinabing pinag-alala niya ito kung kaya ay lumawas ito ng Maynila upang dalawin siya. Naroroon sa isang bahagi ng kanyang isip ang pagkakakilanlan ng babae ngunit hirap siyang matukoy yon. Maging ang lalaki sa tabi nila ay iba ang dulot sa kanya. Hanggang sa muli siyang nakaramdam ng antok at hindi napigil ang sarili na muling makatulog. Nang sumunod ng mga araw ay naging mabuti na ang pakiramdam ni Barbara. Oo, naaalala na niya ang kanyang pangalan at kung saan siya nakatira ngunit ang hindi niya matandaan ay kung paano siyang nakapunta doon sa Maynila. Inalagaan naman siya ng lalaking nagngangalang David at sinabi nitong kaibigan niya ito. Inihatid pa siya nito sa bahay nila sa probinsya upang doon na siya magpagaling. Bukod doon, nanatili na rin ito roon at sinamahan siya sa lahat. Siyak na isang mabuting kaibigan nga si David para sa kanya. Lahat kasi ng mga ginagawa nila sa araw-araw na magkasama ay pamilyar sa kanya. Nasisiyahan siya sa mga ginagawa nilang mga simpleng bagay para bang dinadala siya nito sa kung ano sila at kung paano silang nagsimula. Hindi pa rin ba ako kilala ng isip mo? Isang araw natanong sa kanya ni David. Naroroon sila sa isang mataas na lugar kung saan makikita ang bayan. Napalingon siya rito at nakatingin pala ito sa kanyang gawi. Umiling siya bilang sagot rito. Iyang puso mo, hindi pa rin ba ako kilala niyan? Merong kakaiba sa tanong nito na yon na hindi niya maintindihan. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ay naramdaman niya ang init na pamilyar sa kanya tuwing nagkakatitigan sila. Ang spark sa pagitan nilang dalawa tuwing magkakalapit sila, hanggang sa makita niyang napalunok ito habang nakatitig sa kanyang mga mata, pababa sa kanyang ilong at mga labi. Unti-unting bumaba ang mukha nito sa kanyang mukha hanggang sa pinigil niya ito ng mga katagang. Bakit mo ako kinalimutan? Bakit hindi mo ako binalikan? Maging siya'y nagulat sa mga sinabi niya. Maging ito ay napatda ngunit hindi pa rin nagbigay ng espasyo sa pagitan nilang dalawa. Naaalala mo na? Halos pabulong na tanong nito sa kanya. Wala siyang ginawa pero kusa na lamang bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari. Kung sino nga ba si David? Tama, kaibigan nga niya ito ngunit ang pagkakaibigan yun ay na-develop. Mahal niya ito ngunit hindi siya binalikan sapagkat nakahanap kaagad ito ng iba. Hindi siya galit. Kahit pang dahilan ng pagkawala ng memorya niya ay ang babaeng ipinalit nito sa kanya. I'm sorry, hindi ko gustong kalimutan ka, Barbara. It's just that I forgot about you. About us. Ano? Hindi mo gusto pero nakalimutan mo ko. Ano bang klaseng sagot yan, David? Naaksidente ako katulad mo. Nawalan ako ng memorya. Nakalimutan kita. Hindi dahil sa gusto ko. Pero nung bumalik ang memorya ko, akala ko okay na ako. Akala ko nakalimutan na kita.
Siguro nga nakalimutan ka ng isip ko. Pero nang makita kita, muli kang pumasok sa malaking puwang sa puso ko na nakalaan naman talaga para sa'yo. Noon siya natahimik at napatitig lamang kay David. Katulad niya'y nawalan din ito ng memorya. Naaksidente ito ngunit hindi man lang niya nalaman. Pero mahalaga pa ba yon? Hindi ba at mas mahalaga ang tagpong meron sila ng mga oras na yon? Barbara, patawarin mo ako. Maniwala ka, hindi ko gusto ang lahat ng nangyari. I'm sorry kung hindi ako tumupad sa mga pangako ko noon. Pero sisikapin kong punan lahat ng mga pagkukulang ko sa'yo. Barbara, hindi kita kayang mawala. Ngayong magkasama na ulit tayo, hinding-hindi na ako lalayo pa. At baka makalimutan ulit kita. Ayoko nang mangyari yun. Nadala na ako sa mga pangyayaring yun, kaya please, hayaan mo kong manatili sa tabi mo. Barbara, mahal na mahal kita. Noon nangilid ang mga luha sa kanyang magkabilang pisngi. Para siyang nakalaya sa sakit at bigat ng dibdib na kanyang daladala. Siguro lahat ng nangyari may dahilan. Ngunit anuman ang mangyari, paghiwalayin man kayo ng panahon, hahanap at hahanap ng paraan ng tadhana para maayos muli ang relasyong binuo nyo, ngunit binasak ng ibang tao. Ayaw na niya ng marami pang sinasabi. Mas gusto na lamang niyang maging masaya sapagkat maiksi lamang ang buhay. Niyakap siya ni David at ginagap ang kanyang pisngi. Pinakatitigan ng kanyang mga mata at saka siya binigyan ng isang maingat na halik sa mga labi. Kusa siyang napapikit sa halik na yon. Pakiramdam niya, ligtas siya at wala nang masasaya pa sa tagpong yon. Ibalik natin ang dating tayo. Magiging masaya tayo araw-araw. Wala nang sino man na makakapagpahiwalay pa sa atin, Barbara. Mabubuhay tayo na magkasama at mamamatay tayong magkasama. Ikaw lang ang nag-iisang babaeng labis kong minahal. Lahat ng mananakit sa'yo ay malilintikan sa akin. Teka, anong nangyari kay Eileen? Naisipan niyang itanong. Nakuha na niya ang leksyon niya. Huwag mo nang alamin pa, mahal ko. Basta ang mahalaga, masaya tayo at magkasama na tayo ngayon. At hindi ko na hahayaan pang lapitan ka niya. I love you, Barbara. Mahal na mahal kita. At muli nilang pinagsaluhan ang init ng kanilang pagmamahalan. Abala si David at Barbara sa pag-aasikaso ng kanilang nilalapit na kasal. Pagkatapos kasi na nagkaayos sila, ay nakapagdesisyon na ang dalawa na magpakasal. Wala nang pipigil sa kanilang dalawa upang magsama ng panghabang buhay. Hindi rin mapigilan ni David ang maging overprotective sa kanyang pinakamamahal na si Barbara. Bumalik siya sa Maynila at pinilit pa si Barbara na sumama na lamang sa kanya habang naghihintay sila ng araw ng kanilang kasal. Halos wala nang mahihiling pa si David, habang si Barbara naman ay hindi mapakali. Lakad dito, lakad doon ang kanyang ginagawa, dahil sa isang bagay na halos magpanginig sa kanyang buong kalamnan. Hindi niya lubos maisip na mangyayari yon. Nagdalawang isip na tuloy siya kung matutuloy pa nga bang nalalapit na kasal nila ni David. Alam niya sa kanyang sarili na hindi na matutuloy yon, ngunit hindi niya maiwasang masaktan. Mahal nila ni David ang isa't isa, ngunit huli na ang lahat. Nagbunga na ang karanasan nito kay Elaine. Ayaw niyang makasira pa sa kinabukasan ng batang dinadala ni Elaine. Ayaw niyang lumaki ito na walang kinikilalang ama. Hindi siya makasarili kahit pasabihin minsan na siyang sinaktan ni Elaine. Gulong-gulo na ang kanyang isip at kulang na lamang ay mabaliw na siya. Ilang araw na lang bago ang kasal nila ni David, pero hindi pa rin niya magawang magsabi kay David o kung alam ba ni David ang tungkol sa anak nito. Knowing David ay napakahilig nito sa mga bata. Minsan din itong nangarap na magkakaroon ng anak. At ngayon na magkakaanak na ito at si Elaine, ay siguradong magiging masaya ito. Mahal, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Biglang sulpot ni David sa kanyang likuran, sabay ng pagpulupot ng mga kamay nito sa kanyang bewang. Nakadungaw kasi siya sa labas at malalim ang kanyang iniisip. Noon ay biglang nangilid ang isang butil ng luha sa kanyang kabilang pisngi. Gustong gusto na niyang sabihin ang nasa loob niya ngunit hindi niya kayang sabihin. Alam niyang sa isang iglap lamang ay maglalaho na ang kasiyahang meron sila ni David. Ramdam niya ang init ng hininga nito na dumadampi sa kanyang tenga hanggang sa ginagap nito ang kanyang pisngi at pilit na iniharap sa gwapo nitong mukha. Gumuhit ang matamis na ngiti sa mga labi nito nang pakatitigan ng kanyang mukha. Kung alam lang sana nito ang lahat.
Ngunit bakit hindi man lang sinabi ni Elaine kay David na buntis ito? Bakit kailangang siya lang sabihan ni Elaine? Nung araw na sinabi ni Elaine sa kanya na buntis ito ay naroroon ang sinseridad. Sinabi lang naman ito sa kanya kung maaari ay tanggihan niya ang kasal nila ni David dahil nga sa buntis ito. Pakiramdam niya ay nagmamakaawa ito sa kanya. Para lamang huwag mawala ng ama ang magiging anak nito at ni David. Batid niyang masasaktan siya sa mga susunod na mangyayari. Ngunit na naigang kabutihan sa kanyang puso. Iniangat niya ang kanyang kanang kamay at hinaplos ang pisngi ng lalaking pinakamamahal niya. Peke siyang ngumiti na parabang wala siyang mabigat na dinadala. Mahal na mahal kita, David. Halos pabulong na saad niya kay David na ikinangiti naman ito. Hindi na ako makapaghintay na maikasal tayo para magkaroon na kagad tayo ng baby. Naroroon sa boses nito ang lambing na siyang dahilan kung bakit napalunok siya. Oo, magkakaroon ka na ng anak, David. Pero hindi sa akin, kung hindi kay Elaine. Gusto sana niyang sabihin ngunit pinili niyang manahimik. Susulitin na lamang niya ang mga araw na kasama pa niya si David. Dahil sa oras na malaman na nito ang tungkol kay Elaine ay tsak na masasaktan siya sa magiging desisyon nito. Ginugol na lamang ni Barbara ang kanyang oras sa pag-iisip kung ano at saan siya pwedeng pumunta. Kung paano siya tatakas sa sitwasyong meron siya. Masakit na ang kanyang ulo at gusto na niyang humagulgol ng iyak. Ang bigat-bigat sa kanyang dibdib. Wala man lang siyang mapagsabihan sapagkat nasa probinsya, si Julie. Hanggang sa maalala niya si Jack, itinuring niya itong kaibigan at ganoon din ito sa kanya. Kasalukuyang nasa biyahe si David pauwi sa bahay. Pagod siya sa dami ng ginawa niya buong maghapon. Nagmamadali siyang umuwi para naman kahit papaano ay mapawi ang kanyang pagod sa presensya ni Barbara. Ito lang ang tanging makakapagtanggal ng kanyang pagod. Kaagad niyang ipinarada ang kanyang sasakyan sa garahe at mabilis nang bumaba. Sinalubong siya ni Manang Loida at kaagad naman niya itong tinanong kung nasaan si Barbara. Itinuro siya nito sa likod bahay kung saan laging nakapirmi si Barbara nito lamang mga nakaraang araw. Tumuloy siya roon upang sana bigyan ito ng mahigpit na yakap sapagkat labis na ang pangungulila niya rito. Ngunit napahinto siya sa hindi kalayuan nang makita si Barbara na umiiyak sa balikat ni Jack. Magkayakap pa ang mga ito at agad na nagdilim ang paningin ni David. Siya lang ang dapat pwedeng yumakap kay Barbara. Hindi niya magawang gumalaw sa nakita niya. Biglang may malaking bara sa kanyang lalamunan. Hindi na niya nagawang magtimpi at lumapit siya sa mga ito. At bahagyang nabigla nang makita siya. Wala siyang ginawa at tinitigan lamang si Barbara. Umiiyak ito ngunit kaagad na inayos ang sarili bago ngumiti sa kanya. Gusto niyang magtanong. Sumigaw sa mga ito kung anong ibig sabihin ng nakita niya. Ah, pasensya na. Maiwan ko na muna kayo, Sir David. Pagpapaalam ni Jack. Pagkatapos nitong yakapin ang mapapangasawa niya ganun na lamang yun? Parang wala lang nangyari? Ngunit bago pa man makahakbang palayo si Jack, ay nauna na siyang tumalikod. Inaasahan niyang susundan siya ni Barbara ngunit hindi nangyari. Dumating ang araw na matagal nang hinihintay ni David. Hindi niya alam kung okay pa ba sila ni Barbara sapagkat simula nung nakita niya ito at si Jack na magkayakap ay hindi na sila nakapag-usap. Hinintay niya na kusa itong lumapit at mag-explain ngunit hindi nangyari. Gayunpaman, ay alam niyang matutuloy pa rin naman ang kanilang kasal. Isa lamang yung konting hindi pagkakaintindihan. Umaasa siya roon. Nagbihis na siya at lumabas ng kanyang silid. Kailangan niyang mauna sa simbahan ngunit naabutan niya sa sala ng bahay si Manang Loida na mukhang inaabangan ang paglabas niya. Ang ipinagtataka niya ay ang lungkot na nababasa niya sa mga mata nito. Manang, si Barbara ho, nakapag-ayos na ba? Hindi kami pwedeng magkita ngayon kaya... Umalis na po siya, Sir David. Umalis na si Barbara. Ang sagot ni Manang Loida sa kanya. Pero hindi siya pwedeng mauna sa simbahan, Manang Loida. Magkasama sila ni Jack. Ang sabi niya, ayaw na raw niyang ituloy ang kasal ninyo. Noon binundol ng malakas ang kanyang dibdib, kasabay ng pagguhit ng sakit sa kanyang puso. Umawang ang kanyang mga labi. Bakit? Anong nangyari? Hindi niya maintindihan. Nawala ng kulay ang kanyang mukha at parabang bigla siyang nawala ng lakas. Hindi, hindi niya matatanggap na ganoon na lamang ang lahat. Kailangan niyang habulin si Barbara.
Tumakbo siya palabas. Kailangan niyang abutan si Barbara kung hindi ay hindi na niya magagawa pang maging masaya. Ngunit bago pa man tuluyang makalabas sa gate ng bahay niya ang kanyang sasakyan, ay humarang ang isang babae, si Elaine. Kumunot ang kanyang noo at ilang beses na bumusina ngunit nagmistulay itong bingi. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at saka tinungo ang kinatatayuan ni Elaine. Anong kailangan mo? Umalis ka riyan at nagmamadali ako. Pinalaya ka na niya, David. Malaya na tayo. Magiging tayo na lang ulit. Magiging masaya tayo ulit katulad noon. Anong pinagsasasabi mo, Elaine? Umalis ka sa daraanan ko. Sinabi ko kay Barbara na pakawalan ka. Kasi buntis ako, David. Tumupad siya. Ayaw niyang mawalan ng ama ang magiging anak natin. Anong anak ang pinagsasasabi mo, Elaine? Nababaliw ka na ba? Nakalimutan mo na ba na hindi ka magkakaanak? At saka isang beses lang na may nangyari sa atin at yun ay matagal na. Tama ng kabaliwan mo. Umalis ka riyan. Noon lumabas si Manang Lloyda at hinila si Elaine palayo sa kanyang daraanan. Bumalik siya sa kanyang kotse at mabilis yung pinaandar. Yun pala ang rason ng lahat. Kaya pala ganoon na lamang si Barbara. Si Elaine talagang panira sa kaligayahan nilang dalawa ni Barbara. Tinawagan niya si Barbara ngunit hindi nito sinasagot ang tawag niya. Hindi pwedeng hindi niya ito matuntun. Kailangan niya itong makita. Samantala, mabuti na lamang at handa naman siyang tulungan ni Jack na makalayo. Hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone at nakitang tumatawag si David. Hindi niya yung sinagot at hindi naman dapat. Maya-maya pa'y nagring ulit ang kanyang cellphone. Ngunit si Julie na ang tumatawag. Tinanong nito kung okay lang ba siya at sinabing magpakatatag siya. Sinabi niya rito kung sinong kasama niya na mga oras na yon at kung nasan siya. Maya-maya pa'y nagulat na lamang siya nang biglang huminto ang isang pamilyar na sasakyan sa kanyang harapan. Sasakyan yun ni David, kung kaya ay napako siya sa kinauupuan niya. Ganoon din si Jack. Pagbaba nito ng sasakyan ay para bang kay bilis na mga nangyari. Niyakap siya nito ng mahigpit at para bang ayaw na siyang bitawan pa. Noon niya nagawang humagulgol hanggang sa marinig ang mga paliwanag nito. Na hindi totoo ang mga sinabi ni Elaine, na siya lang ang mahal nito at wala nang iba pa. Na siya lamang ang magiging ina ng mga anak nito. Akala niya ay wala nang kaligayahan pa ngunit kung kailan akala niya wala nang lahat, saka naman dumarating ang tunay na ligaya. Masaya siya sa mga nalaman. Masaya siya sa lahat ng nangyari. Dahil sa mga nangyari ay mas tumatag pa sila ni David. Hindi pa huli ang lahat sapagkat kahit na hindi siya nakapagbihis ay dumiretso pa rin sila ni David sa simbahan upang ituloy ang kanilang kasal. Nangako at lumuhod sa altar na magsasama sila sa hirap at ginhawa ng panghabang buhay. Wala na siyang mahihiling pa. Kasama na niyang lalaking tanging nagpapasaya sa kanya. Marami mang pagsubok ang dumating sa kanila ay masaya siya. Masaya siyang pareho silang natuto ni David at madadala nila ang mga aral na yun sa paglipas ng mga panahon. Hindi nga nagtagal, pagkatapos ng kanilang kasal ay nagbunga rin ang kanilang pagmamahalan. Sabay nilang inabangan ang paglabas ng kanilang kambal na anak na babae at lalaki. Labis-labis na ligayang kanilang nadarama at namuhay sila ng buo, magkasama at masaya. Wakas.